Hi! Sa video ng ito, i-unbox natin yung pinakabago ng Lotus na welding machine, which is the Fluxcord MIG welding machine. Ito yung welding machine na MIG na gasless na tinatawag. So wala itong gas, kaya parang mas maganda to sa mga DIYer. Okay? Unbox natin! Hi! Ako si Manny at ito ang aking workshop. So, unbox natin. So, meron siyang manual with terminal and yung welding glass para dun sa protector sa mata. Okay, so may libre siyang 200 grams na flux wire. So, ito siya. Umorder ako ng 1 kilogram na extra na bidili ko. So, nagkocost siya ng 595. 1 kilogram na to. Ito yung machine. So, dito ilalagay yung ito yung para sa pag mag-weld ka. So, may presi lang ganito. Then, ito, steel brush. Then, yung handle nitong pang-welding na glass. Okay. So, wala nang laman. So, ito yung welding voltage and then yung controller ng speed ng wire palabas dito sa nozzle niya. Ito yung ground wire. Then, ito yung quick specification lang. This is model LT200 FCX with a rated power of 200 ampere with an input voltage of 220 volts, single phase, rated frequency of 50 to 60 hertz and rated duty cycle of 60% at 200 ampere with the output of 40 to 200 ampere, welding wire size of 0.8 mm or 0.8 mm, a contact tip of M6 by 0.8 mm, case protection is IP21S. Welding wire type is tubular flux cord. External dimension tayo. So, ang kanyang length ay 385 mm or 38.5 cm. And then, ang kanyang height ay 240 kung hindi isasama yung handle and 290 millimeter kung kasama yung handle. Then ang kanyang width ay 155 millimeter or 15.5 centimeter. So yan yung external specifications. Yung kanyang positive lead ay ito ay 130 centimeter and yung kanyang gun or the negative lead is 175 centimeter. So, ayan yung external na dimension niya. So, ang kanyang weight ay 7 kilograms. So, narito tayo sa side ng Lotus MIG welder. Ang Lotus, ang stock niya is 0.8 mm na contact tip. Meron siyang 3 na dalawa pang extra contact tip, which is 0.8 mm. Pare-pareho yung size. Ilabas ko na yung flux cord wire niya para mailagay natin. Angat natin to. And then, ayan. So, ito yung parts niya. Ito yung back tension knob. At ito yung front tension knob. Mahalaga yung settings niyan para mag-work ng maayos yung flux cord MIG nyo. Okay? Kasi pag masyadong maskip to, kahit na nakatodo yung speed nyo doon or nasa mabilis na settings, hindi siya lalabas dito dahil naiipit siya ng husto dito dahil dito sa tension nito. And kapag naman masyadong masikip ito, mapipiit din ito yung pag-ikot nitong wire spool. So kailangan tama lang yung higpit nito, hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag. Okay. So, ingat, may mga spring ito.
Okay, so ito yung wing nut niya. And then washer and then spring. Then itong plastic. Mag-ingat kayo pag pagbubukas nito dahil pag tinanggal nyo to, masyado siyang matigas and para siyang spring na kakawala dito. So kailangan hawakan nyo ng maayos. Ang flow niyan is okay, so dapat nasa ibabaw dahil yung angle nitong pag-i-insertan nyo ng spool wire is nasa taas. So nakataas siya. So pagkapaganyan ng lagay nyo, sasabit siya dito. Okay. So ipasok natin to. And then lagay natin to. And then yung spring, then washer, and then yung wing nut. And then ipapasok natin siya dito sa inlet ng tube. So ibaba muna natin to, ha. So ito yung tension knob. Pwedeng itaas pala yan. Okay, so naipasok na. So kailangan pasok doon. Saka natin ngayon ibababa ito. Which is yun yung iipit sa bearing. Ito yung bearing na iipit doon sa winder ng motor. So after natin mailagay. So para lumabas yan. So isaksak na natin. Okay, so papansin ninyo kung pindutin natin to, dapat umikot yun ng tuloy-tuloy. So antayin lang natin siyang lumabas dito sa nozzle. So luwagan natin to ng konti para umikot ng maayos. So pwede nyo bilisan, pwede rin nasa pinakamabagal tayong set kanina. Okay, so ayun na, lumabas na siya. Haba nitong nasa nozzle is around 10 mm or 1 cm. Kung in inches, it's 3/8 to 1/2 inch. Ready na itong flux cord welder natin for testing. So, naset na natin yung tension knob, yung back tension knob, and the front tension knob. So, pwede natin testing in. Since inabot tayo ng quarantine, wala tayong materyales, so yung mga scrap lang yung testingin natin. Okay. So first time kong gagamit ng flux cord MIG welding. So ayun, yung first time kong gumamit ng flux cord MIG. Okay, so itatry naman natin kung gaano kalakas siya sa kuryente, kung gaano kataas yung kinukonsume niya. So ayun natin siya. So ayun siya, naka-on siya. Ang standby power niya ay 5.6 watts. So around 5 to 6 watts yung standby power niya. So yung una nating ginawa is yung pinakamababang settings. Ngayon naman nasa 1/4 tayo ng settings nung knob. Itaas naman natin ngayon sa kalahati. Okay, ngayon sa 3/4 naman ng settings. Okay, next, full settings. Okay, so yun yung power consumption natin. So masasabi ko, yes, mas madali ng konti yung flux cord welding kumpara sa stick welding.
kasi sa stick welding hirap na hirap akong magbuo ng ganito nang walang butas. Kung hobbyist ka, magugustuhan mo tong Lotus na to. Straightforward yung paggamit sa kanya. Mas madali siyang gamitin compared sa stick welding, and intended kasi ang ano, ang flux cord kasi is intended para sa ano, sa mas maninipis na bakal. I-try nating buksan ngayon itong Lotus para makita ko lang kung paano yung construction niya sa loob. Okay? Okay, so okay na. Ito yung kanyang insulated gate bipolar transistor. Ito siya. Ito yung nagpo-produce talaga ng kuryente para makapag-weld tayo. So ito yun. Tatlong transistor or tatlong IGBT. So, mapapansin nyo, meron siyang sensor. This is a sensor para dun sa init. So, pagka nag-overheat or nag-overload, so, mag-i-indicate ngayon dito sa kanyang overload indicator. Okay. Pag nag-overload protection siya, mag-o-off yung system. Eh, hindi mo siya magagamit hanggat hindi niya nasi-sense na bumaba na siya sa temperature na kailangan niyang ma-achieve para gumana ulit siya. Okay, so conclusion na tayo. Pros and cons kung ano yung nagustuhan ko dito sa Lotus. So, dun muna tayo sa pros. Una, maliit siya, compact, and yung build niya is mukha siyang durable and sturdy. Mas madali siyang gamitin kumpara dito sa aking stick welder. So, itong stick welder na to, ito yung ginamit ko para mabuild ko tong welding cart. So, itong welding cart na to, gawa ko sa Yamato na 200 ampere. Supposed to be gagawa ako ng welding table, pero since inabot tayo ng quarantine, so tinesting ko na lang muna. Sa cons tayo, ang ayaw ko naman dito is ito sanang ano, ito sanang leads na to. Sana katulad din ito na pwedeng tanggalin para pag ita-transport mo, mas madali. Mas maganda kung removable to. Isa pang napansin ko, yung ground lead niya manipis. Compare nyo dito sa ground lead ng ano, ng Yamato ko. So, malaki yung pagkakaiba sa size. Isa pang cons na nakikita ko is itong ano niya, actually made of plastic siya. Ang kinakatakot ko is baka biglang maputol ka agad to. So, hindi siya gawa sa metal. So far, yun lang yung nakita kong ano, yung cons. Isa pa palang cons na nakita ko dito is yung leads niya is actually maigsi lang. So, wala pa siyang 1.5 meters. So, mas okay sana kung 2 or 2.5 meters ang kanyang leads. Mas maganda nga kung 3 meters. At least 3 meters. So, mas maigsi siya. Maigsi din ito. Mas maganda sana kung habaan ng konti. Eh, kahit mga additional na tig 1 meter pa. Yun nga lang, since hindi siya removable, hassle siya kapag kaita transport. Eh, so, yung isa yan sa ano. Isa yan sa corns na nakita ko dito. Sabi ko nga, mas madali siyang gamitin kumpara sa stick welding. So, kung hobbyist ka, so, maisasuggest ko ba ito? Yes. Okay. So, bakit ito ang pinili ko kumpara dun sa dalawa pang available sa market? Meron tayong iba pang ano? Meron tayong iba pang dalawang available sa market na flux cord MIG weld na nasa price range niya. Tulad dito, pakita ko sa inyo. Itong flux cord MIG na to na powerhouse, which is 200 ampere din. Okay. So, ito nagkukos ng 6,500. Supposed to be, ito yung kukunin ko. Tapos, nakita ko yung Lotus. Well, ang pinagkaiba nito, ito mas malaki to. Itong powerhouse na MIG na to is actually transformer type. Hindi siya inverter type. Mas malakas to sa kuryente. Since transformer type siya. Kumpara dito sa inverter type. Mapapansin nyo, yung pinakamalakas niyang settings, so, yung pinakasagad niya,
is actually around 10 amperes lang ang power consumption base dun sa sinukat natin. Dito, kapag tinodo mo to, apan dun sa mga review na nakita ko, kapag tinodo mo yung pag ginamit mo sa 200 amps, itong powerhouse na to, is actually consuming 20 amperes. So 20 amperes, so doble ng power consumption nito. Yung isa naman na ano na MIG welder, the Dyden, Dyden 200 MIG. Okay, so ayan siya. Ang price naman nito is nagre-range from 7,500 to 8,000. So ito, inverter type din. Bakit hindi ito yung nabili ko? Actually, nung makita ko kasi ito, sabi ko, uy, mas parang mas maganda yung build nito. Kaya, Lotus yung binili ko. And ito kasi, kung mapapansin nyo, single control lang to. Although sa mga ano, sa mga beginners, mas okay din to kasi ang i-adjust nyo lang is yung current or yung lakas nung ano, yung lakas nung MIG welder nyo. Ito kasi yung powerhouse at itong Lotus sa ano, sa Dyden, wala ka ng wire speed na i-adjust. So yung bilis ng paglabas nung MIG wire dun sa nozzle. Okay? So mas simpleng gamitin yung Dyden. Sa mga beginners, mas maganda magsimula kayo sa ganito. Yung iba sabi, hindi, magsimula ka sa ano? Magsimula ka sa stick welding bago ka mag-MIG. So, dun ako, yun yung una kong tinahak. Kaya meron akong stick welder. So, natutunan ko na tong stick welder. Pero, siguro kung babalik ko yung dating, yung wala pa akong welding machine, uunahin ko na to. Okay? Kung ako lang yung tatanungin, ha, parang mas gusto ko magsimula sa MIG. Do yung mga expert ang i-advise sa inyo, magsimula ka sa stick welding. Eh, since narito na to, okay, so ako, mas okay na sa akin na parehong meron. Kung mag-start kayo sa metalworking, may re-recommend ako sa inyo tong Lotus. Okay, so, sana po ay may natutunan kayo or may nakuha kayong idea dito sa simple review natin ng Lotus Fluxcord MIG na 200 amps. Ako po si Manny at ito ang aking workshop. Maraming salamat po.